Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang nagiging kaso nga ngayon ni General Katapang sa loob ng Bilibid. Sa una nga ay meron nga nagsumbong kay Rafi Tulfo tungkol di umano sa ginagawa ni Katapang sa loob ng Bilibid. Ngayon nga ay may pangalawa ulit na tila nagsumbong nga kay Senador Rafi Tulfo sa ginagawa ni Katapang sa kanilang mga asawa. Dito nga natin makikita na naaabuso nga ang kapangyarihan sa loob ng Bilibid. Samantala, matatandaan natin na puro ang pambabatikos nito kay DJ Bantag kasama si Rimula. Ngunit makikita natin ngayon na isang taon pa lamang or wala pang isang taon na napalitan si Bucor Chief DJ Bantag ay tila eto na nga, lumalabas na nga ang mga kalokohan na ginagawa ni General Katapang na tila kawawa nga dito ang mga Bilibid at mga preso sa kanyang ginagawa dahil meron nagagawang pagmamalitrato sa mga preso. Dito nga natin makikita na linaglag na nga rin ng kasama ni General Katapang sa loob mismo ng Bucor Chief sa Bilibid ay tila sinumbong nga at kinampihan nga ang nagsusumbong na ito sa ginagawa talaga ni Katapang sa kanila. Kaya naman hindi na ito makakalusot pa at sinasabi nila na yan ang karma mo sa paninira kay DJ Bantag. Wal mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang dapat natin gawin kay General Katapang. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito ha, ito yung natulfo po, no? Ito po yung natulfo si General Katapang. Ito yung part 2 niya, mga kaibigan. Kasi kung natatandaan nyo yung part 1, mga kaibigan, di ba? Yung dahil dun sa kotse, yung sa mamahalin niya na luxury car niya na pinaayos niya, tapos hindi yata siya nagbayad, no? Hindi nabuo yung bayad niya, tapos parang ayaw na niyang bayaran. Ngayon, yung may-ari ng car shop, nagsumbong, nagpunta po sa RTA, no? Or sa Rafi Tulfo in Action. So ang nangyari, no? Para i-summarize lang natin. Ang nangyari, nagliklamo yung babae, pumunta sa Tulfo, ayun. So, ang balita ngayon, mga kaibigan, eto na. May malaking problema po ang nangyari, mga kaibigan. May budol, no? May nang budol. Ewan natin kung sino ba talaga ang nang budol. Alamin po natin kay Rafi Tulfo. Ito na po, pasok. Ma'am Lolit Dumaraos, ayan, magandang gabi, sabi po ni Sniper. Ayan, si Sniper. Kumusta na po ang weather dyan, Sniper? Ayan, mainit na ba dyan sa Japan? Or malamig pa rin, or maulan? Ayan po, si Sniper po, mga kaibigan. Ito na, pasok na, panoorin na lang po natin itong kaso ni Katapang. Atapang atao. Salita ni Odette, kasi napagalitan ko si Odette. Mayak-yak si Odette. Sabi niya, ako naipit dito. Apa? Kasi I've been telling them na hindi na dapat tayo tumatanggap ng mga ganitong reklamo tungkol sa koleksyon. Ayun, di ba? Sinabi niya yan, di ba? Naalala niyo yun? Sinabi po ni Rafi Tulfo, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, no, nung sa first na ano niya, yung first na reklamo itong si Miss Janet, no? Ang sabi niya, hindi siya tumatanggap ng mga koleksyon, di ba? Mga nangongolekta, hindi siya tumatanggap ng ganung mga kliyente. Kasi nga, umiiwas siya, mga kaibigan. Pero ang tanong, bakit niya tinanggap? So ito na nga yung kwento dyan. No? Ito, tuloy natin. Yung pangalawa, pag nag-interview sila, dapat kompleto ricados. Apa? Kompletos ricados, no? Pag nagpa-interview. Init na dito, sir. Ah, init na dyan, Sniper. Oh, sige, mag-shower ka ng malamig. Ang sabi po niya, Senator Rafi Tulfo, mga kaibigan, kailangan daw, pag nagreklamo daw sa RTA, mga kaibigan, kompletos ricados daw. Oh, kung kompletos ricados, paano nakalusot yung nagreklamo? Kung kompletos ricados pala. Di ba? Paano nakalusot? Ibig sabihin, baka hindi talaga magaling yung ano nyo. Yung pag-screening, kasi may screening yan, mga kaibigan, eh.
Pag pumunta ka po sa Tulfo in Action, guys, no, maglilikramo ka doon. Sobrang daming tao niyan, mga kaibigan, pipila ka pa. After ng pila mo, may screening pa. After ng screening mo, may scheduling pa yan. Ganun po yan, guys. Kasi nasubukan na ng partner ko pumunta ng ano eh, Tulfo in Action eh. Kasi naglikramo sila sa lupa, yung sa kapatid niya na taga London. So, nagtulfo po sila, pero hindi naman natuloy yung tulfo nila kasi nga, ang haba eh. Ang haba ng proseso, pupunta ka pa doon, pipila ka pa doon, i-schedule ka pa, tapos titingnan pa ko yung kaso mo ay talagang worth, ano, ipalabas talaga nila. Parang ganun yan eh. Pag hindi po maganda yung kaso mo, hindi ka naman nila tatanggapin eh. Parang ganun. So, ang nangyari po dito guys, nagsumbong nga siya, di ba, sa Tulfo itong si Miss Janet, yung may-ari ng auto shop, dahil ayaw magbayad ni General Katapang. Ngayon, bumaliktad po mga kaibigan. Itong naglikramo ang may problema. Hindi daw si Katapang. Bakit nagkaganon? Bakit biglang bumaliktad? Mukha pong tinakot itong babae na to mga kaibigan, sa tingin ko lang ha. Para pong tinakot talaga siya guys. Kasi ka, nung unang interview po mga kaibigan ni Senator Rafito po, ang ganda po ng usapan nila eh, di ba? Nakausap pa nga niyan si General Katapang eh. At ang sabi po ni General Katapang, willing siya magbayad. Di ba? Kasi sabi ni Senator Tulfo, sige, pag hindi ka nagbayad, i-report ka sa Malacanang, parang ganon. So sabi ni General Katapang, sige, magbabayad ako. O, anong kailangan cash, di ba? Sabi pa nga cash, hindi cheque, ha, cash. So pumayag na po si Katapang mga kaibigan. So mga ilang araw pong dumaan, eto nang nangyari. Ang problema pala, yung babae pala mga kaibigan, nag-fraud pala daw yun sa kanyang mga papeles. Ibig sabihin ng fraud, ng budol. Binudol pala niya si General Katapang. Ay, puti. Ay, Sniper, maraming salamat sa gifted mo ha. Sa iyong membership, maraming salamat po. Domo arigato gozaimashita. Ayan. Galing talaga, ambay talaga ni Sniper. Tinakot yan, sir. Oo, tinakot nga. Tinakot pala siya, itong babae na to. Tinakot po mga kaibigan ni General Katapang. Bakit niya tinakot? Dahil po magkakabukingan, guys. Pag nagkasingilan na yan, kunwari nagbayad na po si General Katapang. Kunwari lang, nagbayad na siya. Kasi umabot daw ng 700 yun eh, almost eh. Or lampas pa ng 700 pesos, no? Ngayon, biglang bumaliktad yung story ng babae. Nagulat po ang lahat, mga kaibigan. Bakit biglang bumaliktad yung babae? Ngayon, sinasabi ng babae at sinasabi ng staff ni Rapi Tulfo na ito daw si Miss Janet, itong may-ari ng auto shop, ay nang budol daw. Binudol daw niya si General Katapang. Eh sabi ko sa sarili ko, ay di palakpakan natin. Nabudol pala si General Katapang, di palakpakan natin. Ha? Nakarma pala siya eh. Ay, joke lang yun ha. Bawal po mambudol ha. Bawal ha. Hindi po magandang mambudol. Ang sa akin lang mga kaibigan, nagtataka po tayo. I-review nyo guys. I-review nyo lahat ng video ni Senator Tulfo, yung interview niya. Yung unang interview. Ang sinabi talaga niya dun mga kaibigan, kompleto sila sa papeles, at willing na pong magbayad ni Katapang sa kanyang kulang. Willing po siyang magbayad dahil meron po talagang nakalagay doon mga kaibigan na meron talaga siyang utang. At umiiyak pa nga, di ba? Napanood nyo yun, di ba? Ang dami pa nating views doon. umiiyak pa yung babae mismo doon sa Rapi Tulfo in Action. Naiiyak siya dahil matagal na siyang hindi binayaran ni Katapang. Ang laki na nagastos niya. Dahil yung kotse po na pinaayos ni Katapang mga kaibigan, or SUV ba yun, sobrang mahal. Worth 16 million. Na tinatanong natin na saan galing yung kotse na yan, wala namang sumasagot. Kahit nag-research tayo, wala. Kahit pumunta tayo sa mga page nila, wala namang makapagsabi kung saan galing yung kotse na yun. Na isang Yukon, GMC. Ha, GMC Yukon mga kaibigan. Napakamahal na kotse.
Tapos pinaayos. Yun pala, walang pambayad. Hindi, may pambayad. Ayaw lang magbayad. O, ngayon, ito, tuloy natin to ha. Ito, pakinggan natin mabuti itong sinabi ni Senator Rafi Tulfo. Tingnan natin kung sino ba talagang nagkamali dito, guys. At talaga suspecha ako dito, itong babae na to, itong naniningil, na sabi, ito ha, sabi pa nga niya, binansya, di ba? Sabi ng babae, binansya dun sa Bucor, kaya hindi na siya nakakasingil eh. Kasi hindi na siya pinapapasok dun sa Bucor. Binan na siya. Di ba sinabi pa niya yan sa unang interview? Ngayon, biglang nagbago, mga kaibigan, biglang bumaliktad. Siya pala ang nambudol kay Katapang? Wow! Talaga lang, ha? O, ito, play natin. Pakinggan po natin si Senator Tulfo. Eh, sabi ni Odette, magbibigay daw siya ng kanyang statement. Ayan na. Nasaan si Odette? Eh, kasi minadali ko siya kanina. On the way na ako dun sa conference, eh. Ring, pwede ba natin tawag si Odette? Ito, opo. Ringing na po kay Odette. Okay. Si Odette po, siya po ang executive producer ni Rafi Tulfo. Siya po yung nakikipag-usap dun sa babae. Kumbaga, siya yung nakikipag-transaction dun sa babae. Kasi meron niyang ganun, guys, eh. Papunta ka muna sa mga producer, sa executive producer, no? Tatanungin ka, andyan ba yung mga papeles mo? Kompleto ka ba? Oh. Kasi yung mga panahon na yun, kumpleto siya sa papeles. Hawak niya lahat ng papeles na hindi po binayaran ni General Katapang. Ngayon, ito ang storya dyan. Pakinggan natin si Odette. Okay. Ayan. Nung umpisa raw kasi, hindi naging truthful si Ma'am Janet. Yan. Okay. Marami siya mga itinago sa atin. Narinig niyo? Si Janet daw hindi daw naging truthful sa kanila. Sa RTA, marami daw siyang tinatago. Ngayon, nagtatanong naman ako, kung marami siyang tinatago, bakit niyo siya tinanggap? Di ba? Kasi dapat ma-intercept niyo. Ibig sabihin, hindi pala kayo, wala pala kayong silbi dyan sa RTA na yan. Bakit hindi niyo na-intercept yung mga ganyan? Kung talagang budol yung babae na yon, dapat nalaman nyo na. Tama? Tama, di ba? Pinagtakpan pa niya si Katapang. Sus Mari Joseph. Kasi ito ha, sabi ko nga sa inyo, nakapunta na yung partner ko dun sa RTA eh. Mayroon pa silang screening dyan, titingnan lahat ng papeles mo, kung kompleto ba, legit ba, hindi ba budol. Kasi syempre, naglilikramo ka mga kaibigan eh. Pero ang sinasabi po rito ni Senator Rafi Tulfo, talaga palang nambudol itong si Miss Janet? Binudol na si Katapang. Ito ha, mas grabe pa to guys. Mas lalong titindi itong usapan na to. Ito, panoorin nyo ha, pakinggan nyo. Pakinggan nyo lang. Now, nung intervention ni Odette dyan sa studio na wala na ako, live, it was recorded na interview with her matapos makausap yung kabilang side. Inamin ni Ma'am Janet na nakipagsabuatan siya doon sa pag-i-issue ng resibo. Si? Nako. Na para dagdagan yung amount. Okay. Di ba fraud yun? Oh, narinig niyo yun? Hindi ako maniwala doon, mga kaibigan. Di ba? Di ba, sniper? O, sabi ni sniper, tama sir, dapat di tinanggap ano yan. O, di ba? Tapos sasabihin nila ngayon, si Janet nakikipagsabwatan? Di ba? Nakikipagsabwatan daw para maging fraud? Ano yun? Kanino siya nakikipagsabwatan? Yun ang tanong. Baka nakikipagsabwatan siya sa staff ni Senator Rafi Tulfo, baka ganun siguro yun. Ibig sabihin, meron pong lapses dito guys. Meron nagkamali dito. At meron pong nananakot dito mga kaibigan. Sa tingin ko lang ha. Kasi po, talagang pinanood ko yung video eh. Umiiyak talaga siya eh. Kasi hindi siya nabayaran kasi siya ang may-ari ng auto shop. Imagine ninyo yung may-ari ng auto shop, iiyak. Di ba? O kaya may-ari ng auto shop, siya yung mambubudol? Imposible naman. Di ba?
Oo, natakot yata si Rapi, balikan ni Katapang. No, Margarita, no, Libon? Natakot yata si Rapi, nabalikan siya ni Katapang eh. Ikaw, ha? Kasi guys, talaga nakakapagtaka mga kaibigan. Ilang araw lang lumipas, bigla na kagad ganito na ang story, bumaliktad na. Grabe, hindi ako makapaniwala, guys. Ganon sila kagrabe. Diba? Kung talagang gusto nyong tumulong, yung RTA na yan, gusto nyong tumulong, tulungan yung si Janet, dapat nung una pa lang, na-intercept nyo na yan. Kasi nga, ano kayo eh? Meron kayo yung mga abogado dyan. Diba? So, ibig sabihin, yung mga staff nyo pala dyan, mga pulpon. Marie Joseph Marimar. O ito, play na natin. Opo. Kaya pala lumalabas, sir, na merong na-issue na 1.4 million na cheque, pero ang sinisingin lang niya is more or less mga 700 something thousand. Diba? Yun, doon ako nagtataka mga kaibigan. Doon ako nagtataka. Bakit nung una sinabi 700? Ngayon, bakit biglang naging 1 million something ang cheque? Doon ako nagtataka, guys. Kasi, ang sabi kasi ni Janet, ang dapat pang bayaran ni Katapang is 700. Yun ang kulang. Kumbaga, yun yung, hindi naman 700, yun yung buong babayaran ni Katapang 700, tapos nakapag-down na siya. So mga siguro more or less, mga 300 na lang siguro yung kulang niya. Ngayon guys, nakakapagtaka. Bakit daw yung cheque naging 1.5 million? Aba, aba, aba! Aba, aba, aba! Oh, nag-gets niyo mga kaibigan? So yung 1.4 million na cheque, na mga cheque, resibo, sa kanya galing, resibo niya yon. So, oh, resibo pa pala yun, hindi pala cheque, Sus Mario Joseph. So dito lumilitaw, natotoo yung duda ko na dalawang cheque ang ginagamit ni ano ni Ma'am Janet. Dalawang libro, Malilitin, dalawang resibo. Dalawang libro ginagamit niya. Ipagduro ko to sa BIR. Opo, opo. Iyak ko ipagduro. At saka, sir, kanina tinatanong ninyo ako kung magkahawig ba. Mahirap po kasi yes. Dahil hindi nga ako expert, pero tinitingnan nga namin ni Marcia, hindi lang po dun sa signature, pero pati po yung 110 na mga details, yung amount in words, at saka yung para saan. Ano po eh, consistent po, pati doon sa logbook. Yeah. Opo. Yun nga, inamin niya kay Odette, at saka inamin niya kay Mary, na yes, nakipagsabuatan siya na i-bloat yung amount. Umamin daw siya na nakikipagsabuatan siya? Maniwala ba kayo dun, guys? Umamin daw siya na nakikipagsabuatan niya na para i-bloated yung ano, yung price? Sus, maniusip naman to si Senator Rapi Tulfo. Ano ba to si Senator Rapi Tulfo? Parang anong nangyari sa utak niya? Sino naman maniniwala na nakikipagsabuatan si Miss Janet para taasan yung presyo? Sus, maniusip naman. Hindi pa siya nag... Siyempre, matatakot sila kay Katapang kasi Bucor yan eh. Tapos tataasan nila yung presyo, ganon. Ibang klase talaga. Di ba? Ibang klase po mga kaibigan. Talagang iba na to. Meron talagang nananakot dito mga kaibigan. Meron po dito, no? Merong kasabwat dito guys. Malamang ang kasabwat dito, ewan ko lang ha. Ito ha, ano ko lang ha. Suspecha ko lang kasi pati po itong si Senator Rapi Tulfo pag nagsalita guys, parang hindi ako ang hirap paniwalaan yung mga sinasabi niya eh. Diba? Mukhang may pinagtatakpan talaga dito mga kaibigan kasi huli na eh. Oh, fraud yun. Opo. Na hindi niya sinabi sa atin kasi kapag sinabi niya yung kay Odette sa umpisa pa lamang nung pagpunta niya sa Action Center and she said that. Narinig niyo yun? Kung sinabi daw niya kay Odette, yung pinakaunang araw, kung sinabi daw niya kay Odette na fraud yun, hindi na daw siya tatanggapin ni Odette. Sino naman magsasabi na fraud yun? Ano ba naman to si Senator Rapi Tulfo? Ano nangyari sa utak mo, sir? Sino naman nga amin na fraud yun sa unang araw? Ay, naku, ano ba nangyari dito kay Senator Rapi Tulfo? Ano ba yan? Di ba?
Wala ka na, alam mo, wala ka na sa common sense, sir. Sir Rafi Tulfo, sorry na po, no, Senator Rafi Tulfo. Pasensya na po, wala talaga kayo sa common sense. Ang sinabi niya, guys, kung sinabi daw ni Janet kay Odette, kasi si Odette yung tumatanggap ng mga papeles, di ba? Siyempre, tulad ako si Janet, sasabihin ko kay Odette, oy, mga fraud yan, ha? Napakasyunga, grabe. Kaya nga, no, Margarita Luon, mas takot po si Janet kay Katapang. Bakit naman niya ibubudol si Katapang? Itakot niya siya kay Katapang eh. Umiiyak pa nga siya. Sabi pa nga niya, hindi siya makakapuntang Bucor dahil binansya doon. So meron po nagtatakip dito mga kaibigan. Malalaman din natin yan. Ito, tuloy natin guys. Hindi na nakarating sa studio, hindi na nakapal, yeah, na-screen na yon. Hindi ko tatanggap, hindi tatanggapin ni Odette yun, of course, okay. Dahil alam na ni Odette, she knows better. Hindi siya nakaupo doon sa studio, hindi siya naisa lang. Opo. Kasi hindi niya binanggit yung fraud eh. Yun yun. Di ba? Hindi daw niya binanggit yung fraud. anong nangyari kay Senator Tulfo, guys? Parang na-BOBO na? Ano nangyari sa iyo, sir? Ayan, kasi pinagtatakpan mo kasi si Katapang. Ayan, na-BOBO ka na. Siyempre, hindi niya tatanggapin na fraud yun. At hindi niya sasabihin na fraud yun. Grabe. Ay, naku, Sir Tulfo. Ano nangyari sa iyo, sir? Kaya nga, dapat pa lang, una pa lang, no, Margarita Libon, una pa lang, alam nyo na dapat na fraud. At sino naman magsasabi na fraud yun? Kung ako, kunwari, ako maglilikramo, may dala akong papeles, yung papeles na dala ko ay fraud. O pagdating ko sa RTA, sasabihin ko, oy, fraud yan ha. O ito yung papeles ko. O, fraud yan ha. Bahala na kayo dyan. Di ba? Murag walay sabot, no? Murag walay buot ba, no? Naunsa naman ni si Rafi, oy? Naiba na yung ano niya? Ay, nako. Apa? Yun pala meron yung fraud. Eh, pagdating sa studio, pag upo niya sa harap ko, wala siyang sinabing tungkol doon. Dahil kung nakalusot siya kay Odette, and then pagdating sa akin, nasinabi niya, ako po yung nakipagsabwatan na pare. Bakit naman niya sasabihin sa iyo, sir, na nakipagsabwatan siya? Parang ayaw ko ng panoorin. Na-BOBO na si Senator Rafi Tulfo, mga kaibigan. Parang ayaw ko ng panoorin. Sumasakit na yung ulo ko. Dating magaling to eh. Bakit nagagalito to? Tama, Caldero Bigas. Kinain ng politics si Rafi. Idol pa naman kita. O nga eh. Idol pa naman kita. Tapos ganyan ka na. Nasobrahan yata, sabi ni John Spey. I-blot yung amount na magdoktor ako ng resibo at dalawang libro ng resibo ko, eh baka pinaalis ko na agad siya. Sabihin ko, ma'am, pasensya na, eh mayroon po palang fraud na nangyari dito. Eh bakit ko tanggapin yung reklamo mo? So, walang common sense. Pasensya na po talaga, guys. Talagang wala, natatawa na lang talaga ako sa sinasabi po ni Senator Rafi Tulfo, mga kaibigan. Hindi po talaga tama. Kung ako lang talaga magde-decide, guys, sa opinion ko, wala. Pinagtatakpan niya si General Katapang. Yun lang masasabi ko. Pinagtatakpan niya. Kasi bakit naman babaligtad si yung babae? Si Janet? Bakit naman siya babaligtad? Eh, alam niya na galing siya kay Tulfo. At ang kakaharapin niya, isang general na fake. Sorry na lang po. Di ba? Opo. Kasi lumalabas... Recorded yun. Opo. Lumalabas, sir, 1,453,500 yung total po nung lahat ng resibo. Yes, sa kanya lahat yun. Lahat ng resibo na nandyan sa kanya, dalawang sets ng resibo ang ginamit niya. Yung pangalawang resibo, doon niya blinote yung amount. Yun siguro yung hindi makikita ng BIR. Yes. Yung makikita naman BIR, yung tunay na resibo, yes, na kung saan 300,000 naman ibayad sa kanya. Opo. Yung sa 1.4,
Yeah, kahit na mag-bloat siya, kahit nalagay pa niya diyan isang billion, hindi makikita sa BIR yun kasi hindi registered. Yun siya sabi ko. So may fraud talaga puro rito. Puro mga B2B yung kayo nag-uusap? Ay, naku. Aminin mo lang, Senator, na pinagtatakpan mo si General Katapang dahil huli na eh. Huling-huli na si General Katapang, mga kaibigan, kasi kung natuloy talaga yun, guys, yung bayaran na yun, pwede na siyang, pwedeng imbestigahan yung kotse na yun, kung saan galing. Ganun yan eh. Pwede pong imbestigahan yung Yukon, yung GMC, na nag-worth something like 16 million pesos. Yung kotse na pinaayos niya, ganun kamahal. Ngayon, magtataka ka bakit biglang bumaliktad si Janet. Yes po, Idol. Andito na rin po si Ate Odette po, Idol. Now, doon sa sinasabi ng mga complainant, tulungan pa rin. Hindi naman yan, hindi naman niya babanggain yung si General Katapang kung talagang wala siya masisingil. Oh, di ba? Siya na rin mismo nagsabi. Huli din siya noon, nahuli din si Senator Tulfo. Siya na mismo nagsabi, hindi niya babanggain si General Katapang. Sino namang babangga kay General Katapang? Eh, yung babae na yun. Ewan? Ewan ko sa inyo. Kung ako si Janet, syempre malaking tao si Katapang, ba't ko bubudulin? Bugok, nagyud mo. O, sabi ni Sniper, mga bugok. Diba? Siya na mismo nagsabi, si Senator Tulfo ang nagsabi mismo. Hindi daw niya babanggain si Katapang. Syempre, hindi talaga niya babanggain yun. Common sense, common sense. Grabe, nagpapahalata na talaga, no? Palata na talaga. Halatang halata na. Totoo, maaaring nga talagang hindi siya nabayaran ng tama. Pero naniniwala ako, dahil mismo galing sa kanya, na meron panlilin lang on her part. Wala talaga sa common sense, sabi niya, ha? Naniniwala daw siya na talagang hindi daw nagbayad si Katapang. Pero naniniwala siya na meron daw kasalanan yung babae kasi inamin daw ng babae. See? Na-gets yung ibig sabihin nun, guys? Bakit naman aaminin ng babae? So kung inamin ng babae, ibig sabihin meron pong nanakot sa kanya. Meron kumausap sa kanya para hindi matuloy yung pagbabayad, hindi matuloy yung transaction. Yun po ang tingin ko dyan. Fraud na ginawa siya. Yung sinasabi natin dito na come with clean hands. Mm-hmm. When you come to us to complain somebody, you should come with clean hands. Sabi mo totoo. Odette? Yes, sir. Apo. So, inamin niya na yes, nakapagsampuhatan talaga siya. Yes, sir. Tama rin po kayo dun sa sinabi niya po na kung sa umpisa pa lang po, inamin na po niya na may dinoktor po siya na resibo. Talagang hindi po natin tatanggapin. isa pa tong walang kwentang itong Odette na to. Ay naku, nasasakit ng tiyan ko sa inyo. Puro kayo mga B.O.B. Oh. Kung sinabi daw ni Janet na fraud, yung una pa lang daw, kung sinabi daw ni Janet na fraud yung mga papeles, hindi na daw nila tatanggapin. Alam ang tatanggapin nyo ay fraud nga. Ay mga B.O.B.O. kayo. Hindi naman po tayo tumatanggap talaga ng mga yung nandadaya po, tapos kukonsintihin po natin. At saka isa pa, yung pandaraya sa gobyerno yan, magdadaya ka sa BIR. Diba? So, narinig niya yan? Pandaraya daw sa gobyerno. Oh, sino nandaya sa gobyerno? Senator Raffy Tulfo, tingnan mo yung kotse. Yung kotse na pinaayos ni General Katapang, tingnan mo. Puntahan mo dun. Tingnan mo kung ano nang nangyari. At magkano yung kotse na yun. Ngayon, sabihin mo sa amin kung sino nang daya. Di ba? I-check niya yung kotse. Chinek natin yung price, di ba yung kotse, magkano? Ang brand new yun, 20 million. Ang second hand nun is 16 million. Oh. Dapat yun ang imbestigahan mo, Senator Raffy. Si General Katapang, bakit mo inaano yung babae? Kawawa naman. Naniningil lang si Janet. Naniningil lang siya dahil hindi nagbabayad si Katapang. Tapos ngayon, baliktad na.
Yung babae pala ang nang loko? Babae pala ang nang budol? Akala ko pa si General Katapang yung budol-budol dito. Ay nako, nakakahiya kayo. Patindi ng patindi. Bakit natin kukonsintihin yun yung isang tao? Yes, sige, dahil sa kahirapan, may kasabihan na kahit na ignorance of the law, it chooses no one. Mag-play sa ignorant. Sabi niya, hindi ko alam, nakasalanan pala yung magagagawa ng fraud. B.O. Diba? So, mali talaga. Tama, Attorney Aina? Apo. Apo. Yes, sir. Masalim mo. So, Odette. So, Odette, ano ka na? Okay ka na rito? Kasi, Odette, Attorney Aina, sa tinapagalitan ko. Mangyak-yak si Odette. So lesson learned dito sa inyo, Odette, na next time huwag na kayo magtanggap ng ganung reklamo. And then sa lahat ng reklamo, dapat pakitaan na ng resibo. Opo, opo. Ganon din si Mary kanina, sinasabi ni Mary, nakakalungkot nga naman, sir, na kaming naipit dito, sa pagdating sa amin, ibang sinasabi ni ma'am, then dyan sa inyo, iba na naman. Magkaiba-ibang statement. Diba? Opo. Opo. Okay, pero si General dito, maaring wala rin siyang alam kasi he was willing to pay. At saka... si General daw walang alam kasi he is willing to pay. Tinan mo, pinagtakpan talaga niya. Nag-gets you guys, pinagtakpan talaga niya. Nakausap ko siya on air, he was willing to pay because probably he thought na talagang may kulang. Opo. Ngayon, ang nangyari, maaring yung pera na ibayad doon sa tao. At tinakbo ng tao. Oo. Kasi wala niyang tao eh. Tsaka gusto ko nga rin sana tanungin kanina, sir, kailan ba napaalis yung taong yun? Kasi November lang yung transaction eh. Di ba November lang ng transaction nagawa yung... November. Ano, pero pinaalis last yata, year. Matagal na, last year pa. So nagta-transaction pa rin siya in behalf of Bucor. Baka yun ang dapat tingnan po ni General Katapang. Katapang should do house cleaning. Yan po. Ako'y naniniwala, merong mga katiwalian dyan. Meron yung kanyang heya, maaaring involved din sa kalokohan niyan. Okay? Dapat maimbestigan niya. Pero, now, pagdating naman sa party natin, dapat, nagiging honest yung mga nagsusumbong. At hindi tayo tatanggap ng sumbong na kung saan yung complainant involved sa fraud. Mm-hmm. Very simple, plain and simple dito na involved sa fraud. Willing participant siya doon sa fraud. Accomplice siya. Mga bio-bio. Hindi dapat na area yung mga ganung klaseng tao na nagsasabi na totoo, nagsisinungaling, gumagawa ng fraud, tapos isalang natin. Parang kinukonsinti natin yung fraud. Uh-huh. Fraudulent activities. Ang explanation kanina ni Ma'am Janet sa inyo, sir, discount daw. Ang laki ng discount. Hindi, sabi niya, gusto lang niya makasingil. Kaya siya nag-commit ng fraud. Nagtatawanan pa talaga na hindi nila. Niya inamin. So, yun lang talaga. We have to be careful here. So, next time, kailangan sa lahat ng mga complainant, maging fruitful kayo sa amin para magawa namin ang evaluation assessment kung karapat-dapat ba namin kayo tulungan. At kung kailangan pa rin kayong tulungan dahil maaaring at yung si ma'am, nakipagsabuatan siya para lamang mabayaran siya. Then, hindi na namin i-on-air yung inyong reklamo. That's where we will refer you to the proper authorities, sa NBI, sa FBIR. Diba? Kung kanina-kanina pa mga agencies na para maggawa ng investigation. Because they have the expertise. Diba? Tama? Opa. So, hindi na natin i-on-air yun. Dahil kapag in-on-air namin, makikita ng mga tao na, teka muna, involved sa fraud dyan. Pati tayo, ba't natin? Kayo may kasalanan? Mga tao pasok. Inisin niyo pa yung babae? Activities. On the other hand, siguro, itong si General, kung sinabi ko na kanina, kailangan maglinis-linis na siya ng kanyang bakuran. Meron mga involved na. Kasi noong una kong nakausap siya, attorney, pumapayag siyang bayaran yung difference. Pero although sinabi niya noong una, bayad na. And then noong pinilit ko na bayaran, sabi niya, yes, babayaran ko na. Kaso nga, yung on the way, nung sinasamahan na ni Mary sa Bucor, itong si Ma'am Janet, nag-iba ng kanyang statement. Iba na. May mga naisingit ng bago. So, dapat na sinabi sa atin yon. So, umpisa pa lang. Kasi kung sinabi sa umpisa pa lang, hindi na tayo umabot sa papuntang Bucor. Grabe. Yun.
Binaligtad. Okay. Okay po. So, i-refresh siya sa NBI and then sa BIR para magtulungan NBI at saka BIR mag-investiga kung itong nangyari dyan. And then, sa small claims court, hindi raw ata kailangan ng lawyer sa small claims court, pero kailangan, tama sabi mo, Attorney Aina, kailangan lawyer para ayusin yung mga papers niya. Yes po. Mm-hmm. Diba? Okay? Sige, yun lang. Salamat ulit, Attorney Aina. Odette, pasensya ka na kung napagalitan kita kanina. Grabe mga kaibigan, no? Ang may kasalanan pa ngayon, yung naningil si ate, yung may-ari ng auto shop. Siya pa ngayon, masama. Siya pa ngayon yung nanglilinlang o siya pa ngayon yung nambudol kay General Katapang. Jesus Maria. Di ba? Kaya nga, bakit nyo tinanggap? O, di ba, sniper? Bakit nyo tinanggap? Yun lang naman yung tanong dun eh. Tsaka, ewan. Kasi dapat na-intercept nyo yan, yung mga papeles eh. Wala, may mali talaga guys. Meron talagang mali dito kasi tinan nyo ha. Bigla po silang bumaliktad mga kaibigan. Bigla po nilang dinipensahan po nila dito si Katapang. Nagtataka lang talaga ako. Kasi po, yung babae guys, alam natin yung babae, hindi naman din, yung babae kasi mga kaibigan, may-ari ng shop yun eh, no? May-ari ng auto shop. Eh, syempre, may pera din siguro yun, no? Kasi may-ari nga siya ng shop, no? Mapera din siguro siya. Pero guys, mga kaibigan, kung mapera yung babae, bakit naman siya mambubudol? At bakit naman niyang ibubudol si General Katapang? Eh, maniningil nga siya eh. Kumbaga, sinisingil nga niya eh. Tapos ibubudol niya, dodoblehin niya ang presyo. Galing na nga siya kay Tulfo eh. Oh, ngayon, meron siyang mga resibo. Sabi ni Senator Rafi Tulfo, kompleto sa resibo. Kompleto sa mga, lahat ng mga logbook niya. Oh, dapat in-scan nila kung meron ba talagang untowards or meron ba talagang hindi ka nais-nais. O, diba? O ngayon, sino may kasalanan? Yung babae pa? Grabe kayo. Ibang klase kayo. So, yun po mga kaibigan, no? Ibang klase, no? Wala. Lutang na rin to si Senator Rafi Tulfo. Lutang na rin. Ano, mahinaon si Rafi pag sa mga sa may makapangyarihan, dati di naman ganun sila. Oo, dati palaban 'yan eh. Si Rafi Tulfo palaban 'yan pag meron pong nagreklamo na medyo aping-api, talagang susugurin niya 'yan. Hindi niya tatantanan 'yan. Ngayon parang bahag yung buntot ni no. Parang biglang naduwag siya kay Katapang eh. Biro mo, bakit mo pinagtatanggol si Katapang eh government official 'yon. Hindi ka ba nagtataka na napakamahal ng sasakyan niya? O, di ba dapat man lang investigahan mo dahil Senador Kay? O, question mo. Di ba? Pinadala mo sa ombudsman. O kaya sa Malacanang. Kasi sabi mo, isusumbong mo sa Malacanang. O, dapat sinumbong mo muna. O, lifestyle check mo. Bakit biglang nagkaroon ng ganun kagandang sasakyan? Saan galing yan? Sino nagbigay niya? Baka binigyan ng isang incheck yan ng businessman. Parang si Fritz lang ah. Binigyan ng Ferrari ng isang businessman, incheck. Yung pala, galing pala sa custom. O, di ba? So, wala pong common sense dito mga kaibigan. Wala na. Kinain na po ng sistema si Rafi Tulfo mga kaibigan. Wala na. Iba na. Iba na yung mga sinasabi guys. Hindi ko na siya maintindihan. Wala na yung dating Rafi Tulfo, wala na. Dito pa lang, wala na eh. Talagang, ano na, no? Malalaman, halatang halata po guys na meron po siyang pinagtatakpan dito. Halatang halata. Dati tinitira niya, bugo, ilalabas niya daw ang mga pangalan. Di ba? Oo, ganun siya eh. Mahilig din siya magbanta, di ba dati? Ingan, wala na. So yun po mga kaibigan, no? Yan po yung topic natin. Pasensya na kayo, nag-overtime tayo dahil ang haba po ng mga video. Siyempre, kailangan natin magpakita ng video para meron po tayong mga source. Alright, ayan po, no? So, bahala na kayong humusga, no? Pero kung ako tatanungin nyo, meron po talagang pinagtatakpan dito, guys. Meron. Klarong-klaro, eh, no? Hindi naman yan, kumbaga,
Imposible, pupunta ka kay Rafi Tulfo, may hawak ka ng mga fraud na papers? Imposible. Di ba, matatakot ka rin eh. Ayaw bumaba sa Bucor ni Katapang kaya gumawa ng script para luminis. Kaya nga eh. Kasi mga kaibigan, huli na si Katapang eh. Nahuli na siya sa kotse na yun. Pwede siyang imbisigahan nun eh. Pwede siyang i-lifestyle check nun sa kotse na yun. Dahil ang worth ng kotse, milyon. Di ba? Ang lakas talaga ng multo ni Percy Lapid at Digamo. Takot na takot ang mga... Nagtatalipa na sila. Tapos Robihes. Mr. Fam Mix Vlog, huwag ka iboto yan si Rap Tulfo. Oh, huwag nyo na iboto yan, Sus Mari Joseph. Tatakbo pa naman ang president yan. Yan ba gusto nyong president? Sus! Ha? Yan ba gusto nyong president, si Rap Tulfo? Sige sir, Foodinet, daghang salamat. Regards sa Mananet. Oy, maraming salamat, Sniper. Ha? Maraming salamat. Domo arigato gozaimashita. Ayan. Tapos na rin tayo. Nag-overtime na eh. Nalunod na sa isang basong tubig si Rapi Margarita Libon. Oo, wala na. Kinain na ng sistema. Nilamon na. Wala na po, no? Wala na tayong maasahan. So yun po mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat po na subscribe sa amin. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, mag-like, ha? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pakipindot yung mga hindi pa nag-subscribe, ha? Pindutin yung subscribe at pindutin niyo yung likes. Ayan. Ngayon na, pindutin niyo na. Okay, maraming salamat. Wala pong bayad yan, promise. Oo, wag na ibotos, Mariosip. Boboto pa ba natin yung mga ganyang ano? Klaseng opisyal? Wala lang kasing kasamang taong kahit ikaw mismo yung sarili mo, alam mo yung mga kasinungalingan at panggigipit po. Kaya nga, eh, no? Grabe. Ibang klase na talaga ang mga tao ngayon. Ay, nako. Good evening, sir. Bye, Foodinet. Nakakatawa si Katapang. Natulfo tuloy. Oo nga eh. Natulfo si Katapang pangalawang beses. Harley Jar. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na hindi nga rin papalagpasin ni Senador Rafi Tulfo. Kahit mataas na opisyales at marami pang connection yan ay tila babanatan nga at bibirahin basta may nagsumbong sa kanya at may ebidensya na patunay na ginawa nga ito ni General Katapang. Kaya ngayon ay tila kinakarma na nga sa pinaggagawa ni Katapang dahil na bulgar ang kanyang ginagawa sa loob ng bilibid dahil pati ang kanyang mga kasama ay hindi sang-ayon dito. Well mga kababayan, ano ang inyong mga opinyon sa nangyayari sa loob ng bilibid? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.